Buksan natin ang ating mga Bible sa Numbers chapter 23. Numbers 23, basahin natin isang talata sa verse 10. Ganito ang sabi, sinong makakabilang ng mga alabok ng Jacob o ng bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay maging tulad nawa ng sa kanya. Ang talatang ito ay isang panalangin ng isang propeta at alam natin ang propetang ito ay walang iba kundi si Propeta Balaam. At ating titignan ngayong gabi ang panalangin ni Balaam. Bago lahat tayo muna ay manalangin. Panginoon, tulungan niyo kami, Lord, sa aming pong pulong panalangin, lalo na sa mga kalalakihan. Nawa, Panginoon, kami po lumalapit sa inyo na may kapakumbabaan, na may pagkilala ng aming sarili, na kayo ang aming tagapaglikha at kami mga nilikha lamang. Nawa, samahan niyo kami at tulungan kami sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, sapagkat kung wala ang kilos nito, kami kikilos lamang sa aming mga sariling laman, at alam namin hindi ito makapagbibigay lugod sa inyo. Tulungan niyo kami, Ama, makita namin ang panalangin ni Balaam upang matuto kami ng mga leksyon mula sa kanya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ito yung panalangin ng isang propeta at siya ay totoong propeta ng ating Panginoon sa Lumang Tipan. At nakita natin siya ay nasira dahil sa kanyang naging kawalang katapatan sa kanyang pagiging propeta. Hangad niyang maglingkod sa Diyos, pero at the same time, hangad din niya ang pakinabang sa kanyang sarili. Dahil kay Balak, siya'y naglilingkod sa dalawang Panginoon. Ito'y lumalarawan sa buhay Kristiyano na kung saan kumisan tayo po ay mayroong dalawang pagkakilanlan. Tayo'y nasa laman pa sapagkat tayo ay buhay pa, ngunit ang totoo, tayo naman ay bagong nilalang. Tayo ay may nasa espiritual. At ito ay isang magandang aral sa atin kung paan natin makilala ang kilos ng laman at kilos ng espiritu. At dito, dahil dalawa ang nais ni Balaam, naglilingkod siya sa dalawang Panginoon, mayroong digmaan sa kanyang sarili. Ang laman at ang espiritu. At dahil dito, siya ay lumapit sa Diyos upang manalangin. Ang kanyang panalangin ay maganda at kakaiba. Now, tignan natin ang dalawang ito. Panalangin niya ay maganda, ngunit kakaiba. Suriin natin ang dalawang ito. Una, ang panalangin ni Balaam ay maganda. Basahin natin ang ating teksto, verse 10. Ang sabi niya, sinong makakabilang ng mga alabok ng Jacob o ng bilang ng ikaapat na bahagi ng Israel? Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid. Napansinin natin, ang kanyang panalangin ay talagang maganda. Dito may kikita natin na talagang totohanan yung kanyang panalangin. At makipapansin natin na kinilala niya ang Diyos. Una, kinilala niya kung sino ang Diyos. Kanyang ipinahayag dito ang kanyang pagkakilala sa katangian ng Diyos, attributes of God, na tanging Diyos lamang ang makakabilang ng alabok. Tanging Diyos lamang ang makakaalam ng lahat ng bagay. Nakita natin to, tinaas niya ang katangian ng Panginoon. At ikalawa, kinilala din niya na ang Diyos lamang ang may hawak ng buhay. Sapagat ang wish niya ay mamatay nawa ako ng kamatayang matuwid. Now, ibig sabihin, alam niyang siya'y mamamatay at ang kanyang buhay ay nakasalalay sa makapangyarihang Diyos. Kinilala niya ito. Now, ganun din naman sa atin, dapat nating kilalanin din sapagkat ang banal na kasulatan hindi nagkulang sa atin, Hebrews chapter 9 verse 27, na alam natin na ang buhay ay itinakda ng Diyos. Ang Diyos ang may takda niya kung kailan, at papaano darating ang kamatayang ito at ito rin ang pagkakilala ni Balaam dito. Now, basahin ko lang yung Ecclesiastes chapter 8 verse 8 na magpapakita sa atin na Diyos lamang ang nagtatakda ng buhay.
Ang sabi riyan sa Ecclesiastes 8:8, walang taong may kapangyarihang pumigil ng Espiritu. Wala rong tao makakapigil ng Espiritu ni kapangyarihan sa araw ng kamatayan. So alam ni Balaam na ang Diyos ang may hawak ng buhay. Kinilala niya ito. Maganda ang kanyang panalangin. At higit sa lahat, kinilala niya rin na mas mabuti talagang mamatay sa tamang kamatayan. Ang sabi niya sa ating binasang teksto, mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay maging tulad nawa ng sa kanya. Kinilala niya na mas mabuti ang mamatay na nasa tama. Pero alam natin ang buhay ni Balaam, namatay siya sa kamatayan ng kanyang kasamaan. Hangad niya kayamanan mula kay Balak. Hindi siya makaderecho na tumanggi kay Balak na hindi ko pwedeng sumpain ang bayang Israel, pero palipat-lipat sila ng lugar para makita ng butas. Pero ang hangad niya talaga ay pakinabang sa buhay. So, makikita natin sa banal na kasulatan sa isang magsasaka na umunlad na siya, yumaman na siya, wala siyang mapaglagyan ng kanyang ani, kaya nagpagawa pa siya ng higit na mas malakit, malas malawak pang bodega upang maimpok niya para sa kanyang sarili, ni hindi man lamang siya nakabahagi sa iba. Iyon naman talaga ang dapat mangyari sa atin, na dapat magbahagi tayo sa iba. Anong silbi kung matanggap mo man ang kayamanan pero mawawala ang iyong buhay? Alam ito ni Balaam. Atin lang basahin yung what does it profit a man? Mark 8:26. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao na makamta ng buong sanlibutan at mapahamak ang kanyang buhay? Sapagkat anong maibibigay ng tao sa nakapalit ng kanyang buhay? Wala. Kundi tanging dapat ang buhay niya ay ipaglingkod niya sa iba at ipaglingkod niya lalo na sa ating Diyos. Alam natin ang masama ay patungo talaga sa kasamaan at yan ang buhay ni Balaam. At alam natin din sa isang kwento sa banal na kasulatan na isang binata na lumapit sa ating Panginoon kung anong dapat niyang gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Pero anong ginawa niya? Tinalikuran niya ang Panginoon. Bagamat ang kanyang layunin ay napakaganda. Kahit itong si Balaam, napakaganda yung kanyang panalangin, kinilala niya ang Diyos. Pero ang puso niya, ang hangad niya ay pakinabang sa buhay na ito. So sa atin din naman, mga kapatid, tsakin din natin ang ating sarili. Marahil maganda tayo manalangin din, maganda ang ating layunin, pero nakikita ng Diyos ang ating puso. At saan ba talaga naglilingkod ang ating puso? Ikalawa, hindi lamang panalangin ni Balaam ay maganda, pero ikalawa, ang panalangin ni Balaam ay kakaiba. Bakit kaya kakaiba? Basahin natin muli ang ating teksto, verse 10. Mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid, at ang aking wakas maging tulad nawa ng sa kanya. Naniniklo diyan sa Diyos, ginamit niya yung salitang nawa, sapagkat siya po ay nagprophesy sa Panginoon. Yun ang kanyang layunin, pero ang kanyang puso, iba ang laman. Kakaiba talaga. Mayroon siyang desire na mamatay tulad ng kamatay matuwid, pero ang kanyang kalooban, taliwas. May desire, pero hindi kalooban. May pagnanais, pero hindi determinasyon na gawin ang nararapat. Anong selbi ng salita lang kung walang gawa? Ganda niyang manalangin, mga kapatid. At itong sinabi ni Santiago, anong selbi kung sinasabi mo may pananampalataya kang ngunit walang gawa? Itong ginawa ni Balaam, may pananampalataya sa Diyos, kilala ng Diyos. At gusto niyang mamatay tulad ng kamatay ng isang matuwid. Pero walang gawa.
Tulad din nung nabanggit ko kanina nung binatang mayaman. Ano bang dapat kong gawin, Panginoon, upang magkamit ako ng buhay ng walang hanggan? Ang sabi ng Panginoon, okay, sundin mo ang lahat ng kautusan. Pero sabi niya, nagawa ko na yan. Pero sabi ng Lord, okay, sige, ibenta mo ang iyong kayamanan, ipamigay mo sa iba at bumalik ka sa akin at sumunod. Magandang layunin niya, magandang kanyang hangarin, pero kakaiba ang kanyang puso sapagkat hindi niya kayang isakripisyo ang pagmamahal niya sa kayamanan para makasunod kay Kristo. Na hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na alisin na lahat ng kanyang kayamanan. Kailangan natin ng mag-impo, kailangan natin ng kayamanan. Pero alisin natin ang ating pag-ibig sa kayamanan. Sapagkat ang sabi nga sa Matthew chapter 5, nasaan man ang iyong pag-ibig, naroon ang iyong pagsamba. Di ba? Kapag iniibig natin isang bagay, alam natin, yun ang ating pag-asa. Yun ang ating sinasamba, sapagkat kung wala ka nun, hindi ka talaga mabubuhay. E kung sa pera natin lalagay ang ating kinabukasan, ang ating kaluluwa, mali yun. Kailangan natin ng pera, pero ang puso't kaluluwa natin ay dapat nasa Panginoon. At yan ang nangyari kay Balaam. Ayaw niyang isakripisyo ang pagmamahal niya sa pakinabang para sumunod sa kalooban ng Diyos. Desire niya, may desire pero walang will. Nais niyang magibanal, pangalawa, sa langit. Ngunit ayaw niyang mamuhay ng banal sa lupa. Yun ang si Balaam. Gusto niyang maging banal sa langit, tulad ng matuwid, pero ayaw niyang mamuhay ng banal sa lupa. So, marami po ang ganyan na mga nasabi ng Kristiyano, nagpapakita na siya'y Kristiyan, mahusay siya, mabait siya, pero mayroon siyang minamahal sa kanyang sarili na hindi niya kayang isakripisyong alisin upang makapaglingkod siya ng totoo. Kadalasan yung ating sarili, yung pride natin, ayaw nating iwan eh. Ayaw nating magpakumbaba. Masisira ang ating reputasyon kapag isang taong may pangalan ay magpakumbaba. Hindi niya kaya sakripisyo yun. Pero gusto niyang mamatay at magkaroon ng kayamanan sa langit. Then, hindi lamang nais niyang maging banal sa langit, pero ayaw nang maging banal sa lupa, pero gusto niya rin magkaroon ng kayamanan sa langit, pero ayaw niya isakripisyo ang kayamanan niya alang-alang sa karunian ng Diyos dito sa lupa. At ang sabi pa niya eh, mamatay nawa ako ng kamatayan ng matuwid at ang aking wakas ay maging tulad nawa sa kanya. Ang ganda nun. Siya nananalangin mapabilang sa mga matuwid. Pero handa rin siyang mapabilang sa masama. Tulad kay Balak. May sinabi si Pablo rito sa 2 Corinthians 6:14, ganito ang sabi ni Pablo, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya sapagkat anong pagsasama mayroon ang katwiran at ang kasamaan? O anong pagsasama mayroon ang liwanag sa kadiliman? Hindi talaga pwedeng mangyari na pagsabayin natin yung ating sariling laman at yung ating bagong pagkatao para maglingkod sa Diyos. So itong si Balaam, nananalangin siya para sa sarili na maligtas, ngunit siya naging sanhi sa pagkawala, pagkaligaw ng iba. Marami sa atin, mga Kristiyano, na gusto niya na maligtas siya, at the same time naman, maraming natitisod sa kanya. Sabi nga sa Numbers chapter 31 verse 16, dahil sa payo ni Balaam sa mga kababaihan, ang mga babaeng ito dahil sa payo ni Balaam ang naging dahilan upang ang mga anak ni Israel ay magtaksil sa Panginoon sa nangyari sa Peor, kaya't nagkasalot sa kapulungan ng Panginoon. Now, gusto kong linawin sa atin ito,
Okay, nais nating maligtas o nais nating mamuhay sa kaligtasan. Pero anong silbi niyan kung kakagawa ka naman ng katitisuran sa iba? Yan si Balaam. Mahusay manalangin. So maraming ganong Kristiyano gustong makita at makilalang Kristiyano pero ayaw isakripisyo ang minamahal niyang sarili na siyang maging hadlang para sa lubusang pagsunod kay Jesus. So paano namatay si Balaam, mga kapatid? Namatay ba siya ayon sa kanyang desire? Dahil ang sabi sa Numbers 31 verse 8, ganito ang pagkakapatay sa kanya. Pinatay nila ang mga hari sa Midian, sina Evi, Rekem, Zor, Hur at Reba, limang hari sa Midian, sina Balaam na anak ni Beor ay kanilang pinatay rin ng tabak. So hindi nangyari yung kamatayan na kanyang ipananalangin dahil taliwas sa kanyang mga panalangin. So, huwag nating isipin mga kapatid na namumuhay tayong mali sa lupang ito ay makakaasang mamatay tayo doon. Na tama. Hindi natin maaaring baliwalain si Kristo ngayon na dapat ating paglingkuran pagkatapos hanapin natin siya doon sa ating kinabukasan. Kaya ang tanging paraan, gusto nating mamatay na Kristiyano, mamuhay tayong Kristiyano dito sa lupa. So ipanalangin natin. Ipanalangin natin na tayo'y makapamuhay ng tama upang tayo man ay mamatay rin ng tama. Sapagat lahat tayo talagang mamamatay darating sa ganun panahon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na nagbibigay sa amin ng liwanag ng aming buhay na hindi ka kami nabubuhay para sa sanlibutan, nabubuhay kami para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming katwiran. Kaya Lord, tulungan niyo kami na hindi lamang sa aming salita kami nakikilala o sa aming anyo sa labas, kundi makita sa amin ang totoong puso na naglilingkod sa inyo. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.